Magandang araw mga kapalay! Oras na naman upang ating palaywakin ang ating kaalaman at kakayanan tungkol sa pagpapalayan. Noong nakaraang Miyerkules ay natuto tayo tungkol sa tamang seeding rate. Hindi naman pala dapat sobra-sobra ang itinatanim para marami ang aanihin. Dapat sundin lamang ang rekomendasyon ayon sa ating Palay Check Key Check System. Ngayon naman, sasagutin ng ating resident expert mula sa DA PhilRice ang inyong mga katanungan live na live. Kaya ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan tungkol sa pagpapalayan, lalo na po tungkol sa seeding rate. Isend nyo na po sa ating comment section dito po sa baba. Siyempre, meron pa rin po tayong featured vlogger of the week at abangan nyo rin ang announcement ng mga mabibigyan ng Sagana Points this week at pati na rin ang ating panaisipan question of the week. Ako po si Catherine Vital at oras na para palaywakin ang galing. Yun pala yun! Yun pala yun! Yun pala yun! Ay, yun pala yun! Yun pala yun! Yun pala yun! Yun pala yun! At kasama na nga natin ngayong hapon si Kuya Kremlin Del Castillo mula po sa DA PhilRice. Nako, excited na kaming lahat na sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa seeding rate. Pero bago yan, syempre, papabatiin ko muna si Kuya Kremlin. Magandang hapon, Kuya Kremlin! Magandang hapon po, Miss Cathy, at sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng programang ito, sa ating mga kamagsasaya dyan. Magandang hapon. Para. Meron naman tayong pa-warm up. Magbabasa po muli kami ng mga comments. Siyempre, pinapahalagahan talaga namin yung inyong mga opinion at inyong mga mensahe. Kaya naman, babasahin namin ni Kuya Kremlin yung mga mensaheng iniiwan nyo sa iba't ibang platforms natin. Halimbawa, dun sa ating mga featured vloggers. Ayan, Kuya Kremlin, simulan mo. Ayan po, mula po sa vlog ni Maki Moto. Comment po galing kay Oning Johnson. Sabi po niya, farmers feed the world. Their greatest contribution to the agricultural industry, to our people, and the nation is their daily sacrifice and sweat to feed our nation. Programs such as RSF Extension and other agro-technology that Maki just shared is vital info to all farmers to have a successful harvest. I am proud and honored to know some farmers. You are important legs of our country. You are the wealth and stabilization of our economy. Hats off to you all. Yeah, hats off talaga sa ating mga kapalay. Mula naman po kay Liza, sabi niya po, no farmers, no food, no future. Kaya saludo po sa lahat ng ating mga magsasaka. Ito pa, mula naman kay Annabel Santiago, all praise to all farmers. Nako, pangalawa na siya nagsabi na no farmers, no food. At mula naman kay Flor Cervantes, congratulations po sa lahat ng farmers at sa inyo, kabady. Kaka-inspire kayo. Good job po. Ayan. Meron pa tayong mensahe, Kuya Krem. Meron ba po? Galing naman po kay Latosa Gardening. Wow, galing. Idol pala, boy. Sabi, free training mabuhay mga magsasaka natin. From Joanne Allison, God bless mga bossing. Another kaalaman na naman para sa magsasaka. Ayan. Maraming salamat po. Oh, ito yung mga nakapanood kasi nung vlogs ng ating kapalaboy mula sa South Cotabato. Siyempre, dapat nationwide tayo mula Luzon hanggang Visayas, pati na rin sa Mindanao. Nga pala, sa inyo pong mga kapalay natin sa Visayas, Mindanao, sana po ay okay lang kayo. Alam ko po na kasalukuyan maraming bahagi sa ating bansa ang medyo hinahagupit ngayon ni Bagyong Dante. Kaya ingat-ingat po ah! Ayan, sabi po ni Kitchenes TV, kaway-kaway sa inyo mga kapalaboy. Wow! Grand opportunity yan para sa ating magsasaka. Maraming salamat at patuloy kayo sa pagtulong ng ating mga kasaka. Mabuhay po kayong lahat at God bless. At galing po kay Just for Fun Vlog, sabi niya malaking tulong yan. Yang libreng kaalaman para sa ating magsasaka para updated sila. Ayan. Galing naman po sa magsasakang reporter vlogs, comment po ni Buhay Probinsya. Kami din po ay gustong-gusto makapag-training para makapag-harvest ng mas malusog na mga gulay. Salamat sa mga tips. Ayan, gulay at palay kasi pinag-usapan na yata natin dito. And galing naman din po kay Hardinerang Batanggenya, maraming salamat po sa mga content ninyo.
Marami po akong natutunan sa inyo. Salamat and God bless. Oh, doon sa mga nagsabi na gustong makisali sa ating libreng training, napakasimple lang po. Ito po, nakikita niyo yung scroll natin sa baba. Gamitin niyo po yung mga contact numbers dito. Depende po doon sa serbisyo na gusto niyo pong ma-avail. Halimbawa po, pagdating po sa training, pwede niyo pong kontakin ang ating contact center sa TESDA, ATI, pati na rin po sa DA Philrice. At kung tungkol naman po sa makinarya, halimbawa sa mga tractor, ganyan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa DA Philmec. O ito pa, meron pang comment mula naman kay Agri Tayo, Derek. Agriculture is life. Nagtapos po ako ng kursong BS Agriculture. O doon sa mga kapalay natin na nag-iisip ako anong gusto nyong kuning kurso sa college, ha? Very viable option po ang agriculture. Ayan. May mga tao noon na nagsabi, bakit ganyan yung kurso ko? Pero hindi ko sila pinansin. Dahil sa agriculture, nakapunta ako ng Israel at nakapag-OJT sa isang organic vegetable farm. Isa rin akong lisensyadong agriculturist. At ngayon na isang agriculture vlogger. Ayan. Very good, Derek. Ha? Ito ang kwentong agriko. Thank you for inspiring, sir. At mabuhay tayong mga magsasaka. Ayan. Mula naman po sa Thessalonica Farm Vlogs, comment po ni Bobby Saluna. Good day, mga ka-farmers. Always watching po sa mga bago mong uploads. Grabe. Napakasulit ng idea na nakukuha ko ngayon at i-apply ko rin sa aking farm. Yan. At mula naman po ako sa comment ni Arturo Bermoy. Napakaganda ng mga tips. And good eve. God bless you always. Ayan ha. Maraming salamat po at patuloy niyo pong panoorin yung ating mga featured vloggers kasi talaga namang nakaka-inspire, no? Hindi lang yung kwento nila, pati yung kwento na rin ng mga kapalay natin na nakakasalimuhan nila. Halimbawa yung si Tessa. Meron siyang nakilala nung nakaraang linggo, si Ate Annabel, na nagtuturo sa kanya kasi meron siyang farm ngayon eh, bago niyang biling palayan. Ngayon, alam na niya, kumbaga masisimulan niya yon from scratch na tama na yung mga techniques na gagamitin. Meron din po tayo mga pa-shoutout ha. Ngayon, alam ko siya yung unang-una nagpa-dala ng mensahe ngayong hapon. Magandang hapon ha, Ate Marife Edjan. Mula po yan sa Tumutugol, Irrigators Association of Masinloc, Zambales. Kumusta ba ang panahon dyan sa Zambales ngayon? Yeah. Kuya Krem. Shoutouts naman po galing kay Renato Dacumos. Ayan, magandang hapon po sa Renato. At sa Cabanasan Farmers and Rice Grower Association Incorporation, North Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Magandang buhay po. Ayan, taga rito po sa amin sa Nueva Ecija. Ayan, kapitbahay, kapitbahay. At galing naman din po kay Nestor Mendoza. Good afternoon po from Victoria Farmers Agriculture Cooperative. Wala naman din po kay Len Marcelo. Graduate din po ako ng FFS dito sa Pulilan, Bulacan. Wow, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yung natutunan ko sa FFS at gayon din po sa online na ginagawa nyo ngayon. Maraming salamat po. Wala naman po kay Nelly Gonzalez. Magandang hapon po kapalay watching from Russia. Umabot pala tayo sa Russia. Yan ang kagandahan ng technology talaga. Sikat po ako dyan sa Russia, Kremlin. Ama. Ayan. So, galing po kay Marnelin Calpito. Ayan. Good afternoon po from Maranac Farmers Association, Paniki Parla. At ayan. At panghuli na lang po. Ito ang na-feature natin to dun sa vlog ni Kabady Makimoto, si Nanay Maxima. Magandang hapon po. Siya po ay bumabati mula sa Baler, Aurora. Ayan. So, sa inyo po mga nanonood sa atin ngayong hapon, ipadala nyo lamang yung mga pa-shoutout nyo, pati na rin po yung mga tanong nyo at sasagutin po yan lahat ni Kuya Krem. Okay, Kuya Krem, mukhang na-warm up ka na naman at ready ng sumagot ng ating mga katanungan ngayong hapon. Ayan. Kuya Krem, alam ko ngayon na meron nagaganap na seed distribution program sa ilalim ng RCEF seed program. Kaya siguro, nung nakaraang linggo, naglabas tayo ng trivia eh. Yung mga dapat itama na tatlong maling gawain pagdating sa binhi. Medyo marami rin kami natatanggap kasi mga tanong. Gaano kadami ba yung nakukuha ng bawat magsasaka na binhi para sa gaano kalaking lupain? Ayan. Sige po. Sakto nga po ito sa seeding rate natin na ating topic. Ang bali pinapamigay po sa ating mga magsasaka ngayon ay sa isang ektarya, dalawang sako,
ang binibigay sa isang ektarya, may isang ektaryang lupang magsasaka. Ibig sabihin, yung dalawang sakop po yun, yung packaging po kasi natin yun ay 20 kilos. Mm-hmm. So, dalawa ay 40 kilos. So, 40 kilos per hektar po ang pinapamigay niya sa ating mga magsasaka. Mm-hmm. And kung tatanungin, ang tanong po ba ay kung sapat ito? Tama po ba? Oo, yun kasi iba, may nagtatanong, sapat ba yun? Baka kailangan nating i-review, Kuya Krem, yung last week na na-discuss natin. Ano nga ba yung inyong mga rekomendadong dami ng tinatanim na binhi? Para maintindihan nila kung bakit ganun kadami yung dinidistribute sa ilalim ng RCEP Seed Program. Apo, sige po. Tama po, yung pong ating rekomendasyon talaga ay kapag lipat tanim talaga is 24 kilos per hektar. Kapag po naman po sabog tanim, sabi ko po doon, kapag ginamitan ng manual broadcasting, mano-mano, ay nagre-recommenda tayo ng 60 to 80. Oh, at kapag gagamit naman ng drum seeder ay 40 to 60 kilos. Ngayon, kung tayo gagamit ng manual transplanting, para ho madaling maintindihan po, kumpitan po natin, kunting computation lang po. Okay po, so sa isang kilo po kasi ng palay, meron tayong 45,000 seeds. No? Hindi ko naiisa-isahin kung paano namin nabilang yon. So, estimate yon average, no? from 1,000 seed grains kasi yon. So, 45,000 seeds sa isang kilo. So, meron tayong 40 kilos. So, meron tayong 45,000 times 40 ay 1.8 million na butil sa 40 kilos. Pero dun sa ating quality seeds ay meron lamang tayong minimum of 85% germination rate. So meron tayong allowable na 15% na hindi sa tutubo. So sabihin na natin, nasa minimum tayo 85, no? So times 0.85, meron lamang tayong tutubong 1,530,000 na seeds, no? Given at 85% germination. Ngayon, sa isang ektarya po, kapag sinunod natin yung mga rekomendasyon natin, na kailangan sa isang metro kwadrando ay may mabilang kang 25 na punla. Noho. So 25 times 10,000 or 1 hectare is 250,000. Ngayon kapag sa rekomendasyon naman natin sa lipat tanim, dalawa hanggang tatlong tundos lamang ay sapat na. So 250 times 3, sabi natin times 3 ay 750,000. Mm-hmm. So ulitin ko sa ating na-compute, 1.5 million minus 750,000, meron nga pang excess na 780,000, no? Mm-mm. Given na yun na 85%. What if more than 90% yung germination rate natin? So, sobra-sobra talaga. And then sa 10,000 na yun, take note, 10,000 tataniman, no? Kung ang isang hektarya ay may pilapil, ibig sabihin, pati pilapil, taniman muna, sobra pa rin. So, sakto po yun, 40 kilos. Oh, so dapat talaga mga kapalay, sundin nyo lang po yung rekomendadong seeding rate mula po sa DA Philrice. Kasi nga naman, yung iba, sabi nga nung ating na-interview last week, walong sako ang tinatapon. So isipin nyo na lang na yung walong sako na yon ay walong sako ng pera na bye-bye. Kapag ating pong nilalagay sa ating palayan na sobra-sobra lang. O, ayan ha. Okay, ito po ang ating question naman mula kay Janet. Mamuwad, ano po ang dapat gawin para madaling mabubot ang palay bago itanim? Yan, Ma'am Janet, siguro ay mabunot, no? Mabunot ang palay bago itanim. Ah, okay. Meron kasing, ito po ay nabusapan natin yung lipat tanim. Kasi po kapag bubunutin natin ang punla para po sa kalaman, para malinaw, ito ay sinasabog muna natin sa punlaan. So yun, kailangan natin bunutin. Ngayon, isa po yan sa mga challenges ng mga farmer na kapag bubunutin yung ating palay ay mahirap sa nababali, napuputol, so nagkaroon ng stress yung ating seedlings. So para maiwasan po natin yon, gawin po natin yung mga rekomendasyon dun sa tamang paghahanda ng punlaan. Ang isa pong tandaan natin dyan ay kapag ka talagang lagkitin yung ating mga lupa, no, mga clay soils, talagang mahirap bunutin yung mga punla dyan, lagyan natin siya na organic fertilizer. No? Ang rate po natin lagay sa 400 square meter, ano po ay 4 to 5 bags organic fertilizer. No? Sabihin, sa isang metro kadrado, mga kalahating kilo lalagay natin na organic fertilizer. Pwede rin carbonized rice hull kung available sa inyong lugar. So ang kwan po nun, purpose nun ay para madaling bunutin. Sa papung tatandaan natin, ano po, kapag sa punlaan, kailangan niya na hindi mawawalan ng tubig. Oh, alagaan natin sa tubig kasi once na yan ay natuyo,
natuyuan, may tendency na yung palay, yung ugat niyan, hahabulin niya yung palay pababa. So mas malalim ang tubo ng ugat, mas mahirap siyang bunutin. And then may tendency pa natitigas yung ating lupa. So water, good water management din po ang ating kailangan gawin para madali nating mabunot yung ating lahat. Yun po. Ako, sakto pala yan ngayon kasi yun nga ngayon, nag-uulan na. Eh, Kuya Kremlin, sa tanong naman ni Jimmy Beth Natividad, mula po siya sa usapang palayamanin grupa, anong variety ng binhi ang karaniwang itinatanim ng mga magsasakang katulad ko ngayong pag-ulan? Mayroon po ba kayong special technique sa pagsasaka na makakatulong sa amin? Salamat Ayan. Po. Ayan. So, ang kasagutan ko po dyan ay dun sa karaniwang variety. Ang unang kasing tanong dyan, tagasahan po ba tayo? Ayan, kasi ganito po yan. Mm-hmm. Ang mga variety po natin, meron tayong tinatawag na location specific. So, kagaya rito sa Nebesiha, iba yung mga tinatanim ng magsasaka rito, iba yung taga dyan sa Pangasinan, iba lalo dyan kapag ikaw yung taga Nueva Mindanao or Visayas. Magkakaiba yan. So, ang karaniwan, doon muna sa karaniwan po tinatanim ng mga magsasaka rito ay inbred. No? Mm-hmm. Although, meron din na nagtatanim ng mga hybrid na recommended during wet season, pero karaniwan talaga dyan inbred. Ang tatandaan po natin diyan kasi nga sinabi kong location specific, no? Iwasan po natin na gumaya doon sa mga ginagamit lalo na doon sa hindi niyo kalugar. Opo. Tandaan po natin na tag-ulan ngayon, sa isip natin kung ano ba yung mga problema during wet season or tag-ulan. Kasi kapag wet season, mahinang araw. Kayong mahinang araw, kasama diyan yung pagluto ng pagkain ng pala, yung photosynthesis. So kahit na gaano kagaling, oh, kadaming paabono yung lalagay kung kulang ka naman sa sinag ng araw. So wag tayong masyado maghangad ng malaking ani. Sabi, may kasabihan dito sa amin sa Nebesia, baka area ka lang. No? During wet season ay okay na. Ngayon, factor 'yon, gaya pa rin ng peste, maraming peste kapag tag-ulan. Alam natin 'yan at yung mga bagyo. Ayan. Yung mga dapaing mga palay, iwasan natin 'yan. Iwasan natin yung variety na matataas ang palay, yung mahina yung mga katawan dahil madali yang mag-lodge o tumumba. So, pinaka-the best po dyan sa inyo ay lumapit kayo dun sa inyong local AEW, agriculturist. Itanong nyo ano ba yung recommended varieties dyan sa lugar ninyo. Sila makakasagot kung ano yung dapat nyong itanim during this season po. Mm-hmm. Pangalawang tanong ay ano ba yung special technique? Yan, parang ang ano daw yung special secret? Special technique, parang yung mga kapangyarihan ni Naruto. Ayan. Siguro i-re-request ko lang. No? Wala kasi tayong special technique, pero meron tayong mga recommended technology. Aha. Dito mga recommended technology na to, ito yung mga bunga ng mga pananaliksik ng ating mga eksperto, scientists dito sa Philrice, sa IRI, at sa mga institution tungkol na nagproproduce ng palay. No? So, mga recommended technologies po na to, hindi ito yung one time na ibibigay sa inyo. Wala pong masyadong gano'n. No? Karamihan dito ay location specific pa rin. Sabihin, kailangan yung malaman talaga kung ano yung mga naayon ng teknolohiya dyan sa inyong mga lugar. Ngayon, tatanong nyo, ano naman po yun? Ngayon, dito po ako sa ganitong lugar. Ang ating pong promote po dyan ay yung palay check, sistemang palay check. Sa sistemang palay check po kasi lahat from seed to seed po, andyan na yung mga recommended technologies natin, andyan yung mga key check natin, siyam na po sila. At dito po sa mga key check na to ay maaari nyo rin siyang i-adapt or baguhin, depende dyan sa inyong lugar. Ang mahalaga po rito ay dapat makuha nyo yung mga prinsipyo ng mga teknolohiya na ito para magawa nyo dyan sa inyong palayan. Ang palay check po ay hindi lang siya pwedeng discuss ng isang oras. Yun nga po, samantalahin natin yung mga libreng training, dun po talaga natin matututunan kung ano ba itong special technique or yung palay check natin, mga recommended technologies, lahat from seed to seed. Yun po. Ayan na, bago tayo magpunta sa susunod na tanong, gusto muna natin magbigay ng shout out kay Mark mula sa Coronadal City. Ayan, nakakatuwa na nakikinig po kayo sa ating programa ngayong hapon. So ayan na mga kapalay, tandaan nyo, walang ano, kumbaga walang free size, walang one size fits all. Ang kagandahan dyan ay meron na talagang inaral na specific sa inyong mga lugar. Kailangan lang alamin nyo kung ano yung swak sa inyong lugar.
wag pong ipilit kung halimbawa yung sa Mindanao, iba yung mas magandang itanim dyan. Kung sa Luzon, ito rin. Okay lang na mag-share tayo ng mga experiences, pero tandaan nyo na madami talagang factors, hindi lang kumbaga isa. Ayan, ito po, tanong naman mula sa taga Bicol po, si Ate Sally Tayang Villarreal. Bakit po ang hybrid rice ay hindi pwedeng itanim para sa ikalawang taniman? Ano po ba ang resulta kung sakaling ito po ay muling itatanim? Yes. Thanks. Ayan. Ayan. Sige po. Ma'am Sally, yan karaniwang na itatanong po yan ang ating mga magsasaka. Dahil nga po siguro pag hybrid ay gusto mga atipid ng binhi kasi medyo may kamahalan yung ating hybrid. Ano ho? So, ang sagot po rito, kailangan nating alamin po muna kung ano yung pagkaiba ng hybrid sa inbred. Oh, kapag po kasi sinabi natin inbred, alam nyo naman ang inbred. Pagka tinanim mo siya, pwede mo siyang ulitin, no? Kasi nga, siya ay self-pollinating yung kanyang flower, no? So, kapag hybrid naman, hindi po siya ganun. Ang hybrid po ay galing, yung F1 po, yan po yung binibili natin, F1. Yung F1 po ay galing sa dalawang magkaibang parent na cultivar. Ibig sabihin, parang dalawa siyang magkaibang variety. Pinag-cross po siya. So, ibig sabihin, pag pinag-cross siya, may isa kang lalaki, may isang babae. Yung isang babae po rin, mahabang proseso, pero para madaling salita, yung isa rito ay baog yung kanyang lalaking parte. Yung babae lang yung pwede, so i-cross siya ng ibang variety. Maging bunga po nun ay yun na yung F1 na binibili natin. So, ngayon, tong F1 na to, ito yung tanong nyo na, bakit hindi siya pwedeng ulitin? Kasi kapag inulit po natin yung F1, galing siya sa ibang magkaibang variety, so ang tendency ng F1 ay siya ay magse-set pollinate na. No? Kasi meron siyang babae at lalaki. Ngayon, kapag ganun ang naging resulta, ako, imagine ninyo yung maging resulta, paano kung yung F1 na yun, yung kanyang naging butil, pag tinanim ay namanan niya lang yung kanyang pagiging baog dun sa kanyang nanay, baka hindi yan magkalaman. O kunwari, magkaiba ng agronomic characteristics yung nanay at yung tatay, magkaiba ng height. Sabihin, kunwari, height. No? So, ang magiging tsura na yung bukid ay tawag dito lumba-lumba. Ibig sabihin, may mababa, may mataas, so hindi siya pantay-pantay. Maturity, etc. So, magiging iba-iba na siya. No? Hindi na siya homogeneous. So, iba-iba na yung tutubo ninyo. So, may tendency talaga na hindi na kayo ani na maganda. So, kung gusto nyo magandang ani, paggamit ng hybrid ay once lang po talaga siya nire-recommend. Pero pagka inbred seed po ang inyong tanim, yan, pwede nyo siyang ulitin. Basta sundin nyo lang yung mga recommended practices natin kung paano ang pagpaparami ng dekalidad na din. Oh, ayan, nasagot na rin siguro yung tanong ni Yel kasi nagtanong din siya kung hanggang ilang beses pwede itanim yung iba't ibang klase ng binhi. Ayan, nasagot na rin. Next question po natin mula kay Edna Simon Yarte mula sa Bioseed Farming Group. May nakuha po akong binhi hybrid NSIC 2018 RC522H. Pwede po bang magpatulong sa inyo kung paano po ang tamang protocol ng binhing ito? Salamat po sa makakasagot. Yan. Sige po. Doon po sa nakuha niyong binhi, yan po ay, yung nagkaman ay Bioseed, sabi niyo nga po, no, ay private company. Yan. So maganda po yung mga ganyang binhi. Pero doon sa inyong tanong na protocol, kung meron po kayo makausap na technician from Bioseed, mas magandang sila na yung mag-recommend kung ano yung swak na technology para doon sa kanilang binhi. Kasi binhi nila yan eh. So meron silang swak na technology para dyan. Ngayon, kung wala po kayong makausap na technician from that company, pwedeng nyo pong gamitin ang sistemang palay check as protocol. Pag sinabi ko nating protocol, limba kasi pag sinabing protocol, akala nutrient lang eh. Hindi. Pag sinabi nating protocol, ito yung mga procedures eh. So pagpapalay, marami dyan. Mula nga sa pagbabad, may protocol yan. Pag-manage mo ng insekto, damo, sakit, di ba? Pataba, water, harvest, etc. Maraming tayong iba-ibang technology and protocol. No? So, sa sistemang palay check, swak pa rin natin gamitin yung sa hybrid na mga binhi. No? So, pwede po siya natin sundin. Ayan, alam niyo, nakakatuwa kasi habang tumatagal yung usapan natin tungkol sa pagsasaka, ako na kumakain ng bigas, parang every time na susubo siguro ako ng bigas ay dapat nanamnamin ko talaga, no? Bawat butil. Talagang pinaghirapan mula dun sa paghahanda ng lupa, dun sa paglalagay ng mga fertilizer, yung pest management, etc. Talagang pinaghihirapan, no? Kaya mga kapalay, halalo kayong lahat.
pahalagahan talaga natin ang ating bigas, ang ating kanin. Ayan. Meron din po tayo itong tanong. Sa mano-mano, usually anong height pwede na itanim ang punla? Ayan. Sige po. Dun sa tanong na sasagutin ko lang po muna mismo yung tanong. Kung height, base po dun sa experience namin pagka kami ay nagtatanim, mga isang dangal, 20 to 30 siguro pwede pa. Yun sa height, normal. Pero meron kasi tayong iba't ibang sistema ng pagtatanim. Kahit mano-mano, meron tayong tinatawag ng modified dapog. Mas maigsi siya. No? Ang general rule po natin dyan, hindi tayo dapat magbase sa height. Ang nire-recommendan natin ay doon sa age o edad ng ating punla. No, ang recommendation po natin sa ating edad ng punla ay 18 to 21 days po. Bakit? No, kasi po, doon sa recommendation na yon, doon yung mga edad ng palay na kung saan bata pa yung palay, kapag mas bata mong tinanim yung palay, mas madali siyang makarecover doon sa ating mga, sabi natin, stress or transplanting shock. No, mas madali siyang makarecover, mahaba pa yung kanyang vegetative phase, so mas may tendency siyang makapag-produce ng maraming suwi, feeders. Aha. So, yun po yung ating mga dapat sundin, yung age. Kapag po kasi matanda na yung ating seedlings, ay mas may tendency na mas kukunti na lang kanyang pagsusuwi at makarecover sa stress. Therefore, mas makapagbigay siya ng mas mahinang ani. So, kailangan po sundin natin yung mga recommendations na yan. So, doon tayo sa age po. Huwag doon tayo sa height magbase. Doon sa ating height po. Doesn't matter daw. Wow. Pero alam niyo yung age. Ayan. Next. Ito. Ano daw ang magandang variety ngayon? Anong magandang variety? Ayan. Ngayong tag-ulan. Ayan. Parang yan din yung sagot ko kanina, no, doon sa unang nagtanong. Kasi tag-ulan ngayon. Yan kasi yung kadalasang tanong ng mga farmer, lalo sa amin kapag nalaman na taga-field rice kami, sir, ano ba yung magandang variety? So, ulitin ko po, lahat ng variety na produce natin ay maganda. Oho, ayan ay mga 10 taon, higit pa na pinag-aralan nating mga plant breeders para yan ay i-release sa publiko. Ngayon, kung tatanong natin ano ang magandang variety ngayon, marami tayong dapat isaalang-alang dyan. Unang-una, taga saan ka? Ano yung lugar ninyo? Diba? Oh, ano ba yung problema mo sa bukid? May peste ba? May sakit ba? Oh, di ba? Kunwari, yun ang mga isipin natin. Kunwari ay ikaw ba ay sahod ulan, no? Ikaw ba irrigated? So, may mga swak tayong mga variety para sa mga specific na sitwasyon diyan sa mga lugar natin. Kung minsan nga kahit katabing bukid mo, magkaiba pa rin kayo ng sitwasyon. Nakita mo, ikaw kunwari ay clay, yung kapitbahay mo ay sandy. So magkaibang variety, pwedeng magkaibang variety ang gamitin niyo. At saalang-alang yung mga peste, sabi ko nga ngayon, kunwari, ngayong tag-ulan kasi kadalasan andyan yung mga sakit. No? Kasi favorable yung environment. So alamin niyo yung nakaraang tag-ulan kung meron bang mga sakit na dumapo sa inyong palayan. Kunwari, meron kayong rice blast. No? May rice blast kayo nung nakaraang tag-ulan, ang tanim nyo variety ngayon, hanap kayo ng mga variety ma-resistant sa laban sa rice blast. Pagka yung tinanim nyo ay maresistensya dun sa sakit na yon, okay na. Hindi na kayo mga ngamba na dadapuan ulit ng sakit na ganito yung aking palay. Oh, para po sa tip ko, para makita nyo yung mga katangian ng mga variety natin, i-search nyo po, i-download nyo for free yung Binhing Palay app. Oh, so tingnan nyo kung ano man yung mga available varieties dyan sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Tingnan yung characteristics doon sa Binhing Palay app. Andun po lahat. Characteristics, ani, mga sakit, gaano ba sa kalambot, etc. So makita nyo na po ron. At wag nyo pong kalimutan, syempre na lumapit pa rin dun sa ating mga local technicians po sa LGU natin. Sila po talaga ang mas nakakakabisado kung ano yung mga dapat na variety ng itanim sa inyo pong mga lugar. Ayan po. Alright. Ito Kuya Krem, ayaw pa rin. Gusto pa rin talagang ilaban niya yung kanyang opinion. Oh. Usually, di kasi kasha ang 20 to 40 na kilo sa isang ektarya. Kasi may natural calamities po tayong di inaasahan o ngayon bagyo pa. Mahuhuli yung pagtatanim ko. Paano po yun? So subukan yung pong... Sige, kukulit, makulit din ako dahil mukha. Joke lang, yung 20 to 40 kilos, no? Hindi po kasa yun kung mali yung ating paghahanda ng punlaan. No? Basta sundin nyo na yung technique po dyan ay paluwangan ng punla, hindi padamihan ng binhi. Ayan. So kailangan sundin yung 400 square meter per hectare. Kasa po yun, sigurado ko po yun. Ngayon,
kung natural calamity yan, kung magsabog ka man ng 40 kilos, 80 kilos, 100 kilos, kung yan ay nasira ng bagyo, nalubog, eh talagang kahit gano'ng kadami sabog mo dyan, eh patay yan kapag tinamaan tayo ng ganyan, mga baha, ganyan. So ang marerecommend ko na lang po sa inyo, unang-una, sundin pa rin natin yung 20 to 40 kilos. And then, dahil ang kalaban naman natin ngayon dito, wet season ay yung mga ulan, pag tayo po ay nagpunla, piliin niyo po yung mga lugar ninyo kung saan madaling i-drain yung tubig. Punlaan, no? Kasi yan eh, kapag umulan at hindi niyo madrain yung tubig, mababa yung punlaan ninyo, masisira po talaga yun. Talagang mahuhuli kayo dun sa patanim. So yun po, pili kayo ng mga malapit, madaling i-drain na tubig at itaas niyo yung inyong punlaan, mga 5 cm ang taas. Oho, para hindi siya malubog ng tubig, lagyan nyo ng kanal. Yun po yung mga tip ko sa inyong tagulan. And po, ngayon po, ay isa pa po pala. Dahil tagulan nga po, minsan kasi pag nagsabog tayo tapos biglang umulan, eh, may tendency kakalat-kalat pa yung mga sis natin. No? So, problema na naman yun. So, pwede natin gawin doon. Ang ginagawa ng mga magsasaka namin dito ay sa punlaan, ay hayaan nilang may matitira pa rin na 2 to 3 cm sa punlaan. Sasabog na nila yung kandon, yung binhi. No? So kahit na umulan siya, kinahapunan, ay hindi siya kakalat-kalat. So i-drain nyo na lang yun kapag kinabukasan o pag nakita nyo clear na yung kalangitan, pwede nyo nang i-drain yung tubig. So maiwasan natin yung pagkaalat ng ating binhi. Ayun po. Oh, ako naman ang magtatanong. Madami na nang tanong yung ating mga kapalay. Kuya Krem, ano ba yung mga dapat tandaan pagdating sa tamang seeding rate? Ayan. So, ang dapat nating tandaan po pagdating sa tamang seeding rate, unang-una, ang purpose po ng tamang seeding rate ay para magkaroon tayo ng sapat, no? Enough o sapat na malulusog na punla. So, unang-una, tingnan mo yung binhi na gagamitin mo, no? I-check ba dapat siya ay quality, de kalidad at rekomendadong variety. Oho. Pangalawa po, alagaan natin yung ating punla. Oho, sa pagpili pa lang ng punlaan, sabi ko nga ay piliin na natin yung mga punlaan na angkop doon sa ating palay. Ibig sabihin, dapat siya ay hindi siya nalililiman ng bahay o ng puno, malayo sa ilaw, nga, madaling i-drain, malapit sa source ng water, oho, malayo doon sa mga alagang hayop natin na maaaring manira. So yun po, alagaan natin yung kanyang punlaan, sundin natin yung rekomendadong sukat na punla na sinasabi nga 400 square meter per hectare. Ano ho? So yun po. Yun po yung dapat nating tandaan, and then alagaan natin yung ating punla na dapat ay wasto pa rin po yung ating water management, ang ating nutrient management, tsaka pest management. Peste, lahat ng mga pest yung maaaring matake yan, alagaan po natin siya. Nang sa gayon, yung sinasabi natin na 20 to 40 kilos per hectare ay magkasya. No? So yun po, magkakasya yun talaga yun at malulusog yung ating punlang gagamitin. Yun po. At panghuli na lamang, Kuya Kremlin, mensahe niyo po sa ating mga kapalay, lalo na po dun sa mga hindi pa nakakasubok mag-attend ng training sa ilalim po ng RCEF Extension Program. Ayan. So mensahe ko po sa ating mga kapalay, samantalahin po natin yung ganito mga programa. Ito pong mga tanong natin na to ay isa lang po, isang tanong, isang sagot. So, okay na okay po yon kasi yun yung problema nyo. Pero, di natin alam na sa seeding rate, pagka lumaki yan, magkaroon kayo ng iba pang problema sa palay, hindi nyo naman natin alam kung paano sa solusyonan. Ang pagpapalay po kasi ay integrated, holistic, no, crop management. Sabi nga dun sa principle ng palay check. Sabihin, kabit-kabit po ang mga rekomendasyon, mga practice na ginagawa natin sa palay, kabit-kabit yan. Kung ano yung ginawa mo ngayon, pagpili ng variety, paghanda ng lupa, meron po yung kinalaman sa peste, sa nutrient, hanggang sa pag-ani ninyo. So kailangan lahat ng gagawin natin, mula sa pagpili ng binhi, pagpapatubo, land preparation, sa pagtatanim ng palay, lahat po yun hanggang sa pag-ani, matututunan po natin lahat. Sabi niya ni Ma'am Kangi na nagtanong, special technique. So, matutunan natin lahat ng special technique. Yan, yung mga recommended technologies natin through sa pag-a-attend natin ng Farmers Field School. Ano po? Yun po, malaking bagay po sa atin yan sa pagsasaka. Once lang kayo maka-attend yan, sigurado ay aani na po kayo ng magandang kaalaman upang may-apply ninyo
sa inyong bukid at umani kayo ng maganda. Hindi lang po ani ang target kasi ng Farmers Field School ng Palay Check. No? Mataas na ani, mas mapabababa pa ang inyong gastusin. So samantalahin po natin yung mga programang ganito upang tayo makapag-aral po ng libre. Ayan na. I'm sure nasagot pong lahat ni Kuya Kremlin ang inyong mga katanungan. Muli po, maraming maraming salamat. Ginoong Kremlin Del Castillo, Science Research Specialist 2 mula sa DA Philrice. Mga kapalay, huwag po kayong aalis ha. Magbabalik po ang Palaywakin ng Galing. Yun pala yun. Maraming libreng training sa pagpapalayan ng tumaasang ani at kita. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan sa DA Agricultural Training Institute at TESDA. Call or text 0920-946-2474. Ito, narito na po ang ating challenge at nanalo sa ating Palaisipan Challenge of the Week. Katas ng Pagsasaka Photo Challenge. I-flex ang graduation picture mo o ng iyong kapamilya na nakapag-aral bunga ng pagsasaka. Samahan mo na rin ito ng mensahe para sa masipag na magsasaka na nagsakripisyo para rito. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga magsasakang Pilipino na patuloy at patuloy na nagtataguyod sa kanilang pamilya, lalong-lalo na yung may mga pinag-aaral. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mga taong nagtaguyod ng aking pag-aaral, lalong-lalo sa aking ina na si Amalia Ronya Rafol. Kahit kapos ay patuloy pa rin siyang lumalaban at hindi sumuko. At syempre, dun sa mga nag-ampun sa akin mula first year high school hanggang first year college, so, maraming salamat sa inyo dahil isa kayo sa mga taong hindi sumuko na ako'y suportahan. At dun sa mga taong sumuporta din sa akin at nagparamdam na ako'y isang normal na estudyante. Ikaw po si Andy Ronya Rahol, taga Barangay Santo Niño, San Francisco, Quezon. At graduate po ako ng Bachelor of Science in Agribusiness Management. Produkto po ako ng PUP Mulanay. Pag-aaral kong ito ay pinagmamalaki kong katas ng pagsasaka. Palaywakin ng galing, yun pala yun. Mapalay, isang pagpupugay at pasasalamat sa mga taong sumuporta sa aking pag-aaral. Ang aking mga magulang, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko natupad ang aking pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Ako nga pala si Raymark Pitrazi Carino, Pagas Narciso, Quezon Province, at graduate ng Bachelor of Science in Agribusiness Management sa Paaralang Polytechnic University ng Pilipinas. Ang pag-aaral kong ito ay pinagmamalaki kong katas ng pagsasaka. Palaywakin ang galing, yun pala yun. Sa amin pong mama na nagtaguyod ng aming pag-aaral, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Victorina Joy A. Dulnuan, taga Quirino Province. At ang kapatid ko po ay graduate ng Bachelor of Science in Public Safety sa Philippine National Police Academy. Ang pag-aaral niyang ito ay pinagmamalaki kong katas ng pagsasaka. Maraming salamat po. Palaywakin ang galing. Yun pala yun. Bata pa lamang ako, nakita ko na yung talagang hirap at pagod ng isang magsasaka dahil ang aking mga magulang ay isang magsasaka. Si nanay at tatay ay naitaguyod ang aking pag-aaral, nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa kanilang sakripisyo sa pagsasaka. Kaya nay, tay, saludo ako sa inyo at ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Ngayon, graduate na ako dahil yan sa naging puhunan yung mga sakripisyo at pagmamahal para sa akin at sa aming mga magkakapatid. Sa lahat ng mga magsasaka, sa lahat ng mga nagmamahal sa agrikultura, saludo po ako sa inyong lahat. Ako po si Jason N. Mangoba, na taga-barangay sa Linungan East, San Mateo, Isabela, na graduate ng Bachelor of Agricultural Technology ng Isabela State University, San Mateo Campus. At ang pag-aaral kong ito ay pinagmamalaki kong katas ng pagsasaka at proud ako dahil magsasaka ang aking mga magulang. Palaywakin ang galing, yun pala yun. Ako nga po pala ang isang produkto ng magsasaka
Dexter Dagohoy Himola from Adlai Carrascal, Surigao Sur. Took the Bachelor of Science and Environmental Science at Caraga State University. Produkto ng isang ng batang magsasaka ng dahil ang mga magulang ko ay isa ring magsasaka at lahat ng kanilang efforts, oras ay nakalaan para sa pagsasaka para lamang maitaguyod ang aking pag-aral at sa aking mga kapatid. Ang pag-aaral kong ito ay ipinagmamalaki kong katas ng pagsasaka. Palaywakin ang galing. Yun pala yun. Oh, magandang araw po. Ako po si Kimberly Ann Fernandez from Tacorong City, Sultan Kudarat at makapagtapos po ng kursong Bachelor of Agricultural Technology at isa na rin pong licensed agriculturist. So, nagpapasalamat po ako especially sa aking mga magulang na siyang nagtaguyod po para sa amin at ganun po na nakapagtapos ako ng pag-aaral. At ganun din po bilang isang licensed agriculturist at bilang isang magsasaka at anak ng isang magsasaka. Maraming salamat dahil sa mga sakripisyo at pagtsatsaga upang makamit ko ang aking mga pangarap. Nakakatuwa po talagang makita ang katas ng inyong paghihirap. Tignan nyo na, worth it naman lahat ng pagod, di ba? Kaya congratulations po sa ating mga nanalo, pati na rin sa ating graduates ng Batch 2021. At narito naman po ang ating palaisipan question of the week. Tama o mali, ipinapayong maglagay ng triple 14 simula sa unang araw ng pagtanim hanggang 14 na araw pagkatapos magtanim. Good news mga kapalay, dahil extended po ang ating pagtanggap ng entries para sa Yun Pala Yun Vlog Challenge. Narito po muli ang mechanics. May inspiring na kwentong magsasaka ka ba na nais i-share? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge, isang vlogging competition para ibida ang mga magigiting nating kapalay na di nagpadaig sa mga hamon ng panahon. Sila ang mga lodi natin sa bukid na patuloy ang pagpapalawak ng kanilang galing. Paano sumali? I-follow ang social media accounts ng RCEF Extension Program. Mag-fill out ng online application form. Mag-shoot. Mag-edit. Isabit ang entry at hintayin na may upload ito sa official YouTube account ng RCEF Extension Program. I-share ang links sa inyong social media account para sa tsansang manalo ng Kapalay Choice Award at mag-uwi ng 10,000 pesos, 5,000 para sa iyo at 5,000 rin para sa featured na magsasaka sa iyong vlog. Ang grand winner ng Yun Pala Yun Vlog Challenge ay tatanggap ng 50,000 pesos, 25,000 para sa iyo at 25,000 para sa ating certified kapalay na nakaantig sa puso nating lahat. Good news dahil extended na ang submission of entry sa June 14, 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge. Nanalo ka na, nakatulong ka pa. Abangan namin ang samot-saring kwentong magsasaka ninyo. Sa susunod na Miyerkules, kami naman ang magtatanong. Tignan natin kung talagang nakinig kayo sa ating webisodes, lalo na tungkol sa seeding rate. Next week na po ang ating pangatlong Palaywakin ng Galing Trivia Challenge, kung saan maaari kayong manalo ng sagana points kapag nasagot nyo ng tama ang mga tanong. Natuto ka na? Mananalo ka pa! Kaya mga kapalay, tandaan lamang ang may alam. Magkita kita tayo sa susunod na Miyerkules, alas 3 ng hapon para Palaywakin ng Galing. Yun pala yun!